Hello guys! Magandang araw sa inyo guys! Yeah, may gagawin tayo ngayon dito. Alternator ito, dinala lang ng may-ari. Ang sabi ng may-ari, parang maingay din yung alternator niya. Hindi niya madala dito, baka biglang masira na agad kung anong masira. Kaya ang ginawa niya, tinanggal niya alternator para dalhin dito kayo down, para pa-check din sa ating ano, electrician, para malaman kung bakit daw maingay yung kanyang alternator. Yan, binubuksan na ni Sir Dan. Yan guys, bago tayo mag-umpisa, subscribe nyo muna kami sa aming YouTube channel, EMBTV, pa-like at pa-share na rin guys, at pindutin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga i-share namin yung video at ipopost guys. Yan guys, bubuksan na rin Sir Dan kung bakit nag-iingay itong alternator niya ngayon. Ito nga pala yung guys, Suzuki F6 guys ha, yung alternator na yan. Yan, kinakalas si Sir Dan na yan. Okay guys, wait lang, kinakalas si Sir Dan para malaman kung saan ang gagaling yung maingay na sa kanyang alternator guys. Okay guys, mukhang matagal nang dinubuksan yun doon ha. Ate Gas, mukhang matagal nang dinubuksan guys. Ayan guys, basta kami nabukas ito ng alternator, tinitingnan din namin kung may contact yung kanyang alternator para maging okay. Kasi mahirap yung basta bubuksan mo lang, titingnan mo lang yung sira ng kanyang ano, kung ano yung maingay. Siyempre, titingnan mo rin lahat, kung ba, check-checkin mo rin kung may contact siya para mas areglado, mas okay yung gawa mo guys. Guys, yung chinik nga pala ng ating electrician kanina, yung rotor, tinignan niya kung may contact. Yan naman ngayon yung kanyang ano, stator. Titignan niya rin kung may contact kasi baka mamaya may mga sumasayad o kaya may kaya maingay. Kaya yun muna ang kanyang tinitingnan. Saka tinitignan niya kung may ano bang wire, kung mayroong sumasabit, gano'n. Kaya tinetesting muna niya para malaman niya kung talagang sa inyong maingay na yun. Baka siyempre, baka walang contact, siyempre mayroong wire na putol. Kumbaga, titignan din niya yun. Kaya tinitignan niya kung buo lahat yung contact guys. Yan. Stator guys yung tinitest nyo ngayon na guys ha. Ganyan kami mag-check up dito ng alternator guys. Okay guys. Ayan guys, parang may narinig siyang maingay na yung bearing sa dulo ng kanyang alternator. Parang medyo maingay na rin, tinanggal niya yung takip. Siguro, sabi niya, medyo okay pa naman. Saka yan, no? Parang yung sa may unahan ng alternator, parang may maingay din doon. Parang yung bearing noon, yung may problema guys. Kaya yan ang bubuksan niya guys, yan, no? Para makita niya kung talagang may, kung saan ang gagaling ingay na yun. Pero paramdam ng ating electrician, dyan yung guys, yung sa unahan na yan. Kaya pinaulit-ulit niyang paikutin, pero nakaramdam niyang magaling kung dapat ang paltan o hindi pa. Pero mamaya makita na lang natin niya kung dapat paltan ba o hindi pa guys. Yan guys, yan o. Yan, pinaikot pa niya eh, para malaman niya. Pinakiramdaman magaling ang ating electrician kung talagang doon, kung kailangan paltan o kailangan garasahan lang guys. Yan guys, o. Tatagalin ta, oi sin. Hindi. Ingay bearing. Ha? Maingay ang bearing sa akin eh. Yan guys, narinig niyo naman sabi ng ating electrician, yung bearing yung maingay. Kaya yan, tinatanggal niya yung bearing para malaman kung anong kondisyon ng bearing na yun guys. Yan. Yan, tanggal na guys. Yan, i-check up niya ng ating electrician kung okay pa o hindi pa. Yan guys. Yung binuksan na niya. Ayan, nakita niya, sabi niya medyo okay pa naman daw.
Kaya siguro, lalagyan lang ng ano yan, ng grasa. Kaya pinabili namin yung may-ari para lagyan na lang ng grasa, guys. Hindi napapalitan yung bearing yun. Kasi okay pa naman daw. Kaya hindi papalitan yung bearing na yun, guys. Yeah, maganda pa naman daw ang ikot. Kaya lang talagang natuyo, parang natuyo ng grasa. Kaya dapat lalagyan lang ng grasa na lang, guys. Kaya guys, ha, paalala ko nga pala, mas maganda talaga ang bearing na yung ang seal niya ay yung rubber para natatanggal, para nalalagyan ng grasa. Pero kasi kung bakal yung seal nun, masisira yung seal nun, hindi na ibabalik. Hindi katulad dito, ang takip dito ay yung ano, ha, yung rubber. Kaya kahit buksan mo at balik ulit, pwede pa. Kaya yan, guys, lalagyan na lang ng ating electrician yung grasa yan para hindi na mag-ingay. Kasi yan siguro ang nakita niyang cause na mag-iingay, kagaya yung pating isang maliit na bearing sa unahan. Yan, kaya dinadamihan na niya ng grasa para mawala na yung ingay, kasi okay naman daw yung bearing. Hindi pa naman sira eh, pwede pa. Kaya lang talagang parang naubusan lang ng grasa, kaya medyo nag-iingay siya, guys. Yan. Yan, guys. Yan, pwede na rin palik ulit sa takip niyan, guys. Pwede na rin takpan niya. Pag nalagyan ng grasa, pwede na rin takpan niya. Kasi yun ang advantage, guys, ng ang rubber seal kaysa dun sa steel seal. Mas maganda yung rubber seal na takip ng bearing kaysa steel. Kasi pagka rubber na, guys, yung sinabi ko, pwede nyo ibalik ulit yung cover. At pwedeng lagi nyo lagyan ng grasa. Yun lang ang ka-advantage nung, guys. Okay, guys? Yung guys, kinakabit na uli ng ating electrician yung bearing na kanina tinanggal niya. Nilagay niya ng maraming grasa, guys. Mamaya, yun naman sa dulo ng yung isang alternator, yung maliit, yun ang lalagay niya ng grasa. Okay, guys? Ayan, guys, okay na. Yun, pinaikot na ating electrician. Okay na raw. Wala na yung yung magas pang kanina pag iniikot. Kasi kanina parang magas pang daw eh. Pag iniikot, guys. Kaya ayan, okay na. Pinakamit na lang uli niya, guys. Okay, guys. Ayan, guys, okay na raw. Smooth na raw yung kanyang ikot ng kanyang alternator. Wala na yung magas pang, guys. Ayan, okay na. Yan, ina-assemble na ulit ng ating electrician, si Dan. Binubuo na na yan, guys. Okay na yan, guys. Mawala na ang ingay niya, guys. Malaban tayo yung maliit na yan. Yan, guys. Yan yung maliit na bearing yung sinasayos nyo kanina na baka maging maingay din. Kaya nilagyan na rin niya ng grasa, guys, para sigurado na. Para maging smooth na kanyang ikot, guys. Mawala na yung ingay na yun, guys. Ayan, o. Oh. Ayun, rubber seal din yan, guys, ha, kaya nalalagyan ng grasa, natatanggal, tapos ibabalik yung cover, guys. Ayan, guys, okay na yan, guys. Ayan, assemble na lang yan, guys. Yan, guys, siyempre, pagkabuo namin ng alternator, siyempre, guys, kinakailangan testingin nyo ulit kung may contact. Siyempre, baka magkaroon ng konting mistake o kaya pagkakamali, kaya kinakailangan check-checkin muna ulit kung may contact. Okay, guys, ganyan kami maggawa dito ng alternator, hindi yung basta paggagawa, wala na, tapos na. Kinakailangan check-checkin rin kung may contact, yung, kung maayos yung pagkakagawa namin, guys. Okay, guys? Contact ako. Yung palo pa niyan, nakakabit.
Yan guys, okay na. Yun lang yung nakitang maingay ng ating electrician, yung dalawang bearing, maliit tsaka yung malaki. Yun lang ang naging problema, kaya maingay ito. Yun ang dinigyan namin ng grasa para maging okay na guys. Yan, okay na. Yun ang ano may are. Yan guys. Yan, sana guys, subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, EMB TV. Pa-like at pa-share na rin guys at video notification bell para lagi kang updated sa mga share namin video at po-post guys. Guys, yun nga pala yung ano ha. Suzuki F6 Multicab guys ha, yun yung dala ng may-ari. Ayos na guys. Ayos na, tapos na guys. Yun, pauwi na yung may-ari. Dala lang dito yung guys. Hindi dala yung sakyan. Okay guys, thank you guys.